speak. Amay. Welcome to Lem Akhir. Magandang alam sa iyong lahat. Welcome to Lepa Peace TV. Yon, what's up mga karepa fish, no? Sa mga karepa, no, hindi tayo repa pigs ngayon, no, repa fish, no? Kumbaga, eh, ang vlog natin ngayon ay magpapagawa tayo ng ano, ng backyard fish pond, no? At susubukan natin maglagay ng tilapia at least sa 500 pieces ng fingerlings, no? Subukan natin kung tayo ipapala rin sa ating pag-aalaga ng isda. Ayan siya, mga karepa, bali apat na level ng hollow blocks, tama na 'yan. Kasi kapag gagawin nating 5 levels ng hollow blocks, medyo mataas na siya. So mahirapan na. Parang ano, hindi may enjoy. So okay na 'yan. Tapos ang lapad niyan ay 4 by 4 meters o 4 by 3.70 something na. So ano na 'yan? Consider na 'yan 4x4. Ayun. Nasa tabi lang siya ng kwarto ng room, no. So para mas makatipid siya, 'yan, isang pader na lang. Doon. Tapos meron siyang ayan. Meron siyang bintana, 'yan, para pagka dumungaw, merong makikitang ano, no. 'Yan siya. Ayun. Pinapantay lang niya para malagyan ng tawag dito. Palitada, no. Yung palitada, bali may halo na siya. May halo na siyang ano, anti-leakage solution. Yan, bali ang kabuuan niya. Yan. Ito yung filtration system. Pagdating niya sa third chamber, malinis na yan. Babalik na siya ulit doon. Ganun lang yan, kadali. Yan. So, hindi ko kailangan weekly na magtanggal ng tubig, no? Kasi ang tubig natin ay direkta galing sa gripo. So, hindi natin alam kung malakas yung chlorine, no? So, iti-treat natin yung water ng mga 4 days bago tayo, kung sakaling tapos na, bago tayo maglagay ng isda. Iti-treat muna natin siya. Sure tayo. Wala sanang problema kung natural water yung ano natin, eh. Wala, eh. Wala tayo sa ano, eh. Dun sa aking pig pen, yon, natural water yon. So kung sakaling magiging maganda yung ating pag-iisda, ay i-convert natin yun. Yun, malaki yun. Malakihan na yun. 5 meters by 5 meters. So, i-convert natin yun sa, ano, sa fish pond, no? Yan, concrete fish pond. Yan, mga karepa, no? Nakikita natin, ito ay yung playground ng kinder school, no? Siningit ko lang kasi kailangan nating kumuha ng, ano, ng kapiranggot na parte ng lupa para magkaroon tayo ng ano, kahit pang ulam at kung makapagbenta, lalo na ngayon walang trabaho, ilang buwan na dahil sa COVID. Yan, nilalagyan siya ng gamot para maging waterproof. Huwag na naisikian niya. Yan, anti-leakage solution. Tapos mga karepa fish, ito naman yung filtration system. Sa susunod na video ko, siguro ipapaliwanag ko yung mechanism niya kung paano, no? From store, para chamber, mechanical chamber tsaka biological chamber, no? So ngayon yung paggawa lang muna ng fish pond yung ipo-focus natin sa video na ito, no? Yan. Ito yung pampo-flooring niya. Ito yung pampo-flooring niya. Nilagyan na siya ng gamot. May gamot na yan. Ayan. Okay na daw yon. Mas effective daw yung ano, anti-leakage na solution.
kesa dun sa simento, no? Anyway, ititreatment naman natin yung water ng 1 linggo o 10 araw. So, okay lang yan. So, let's see kung anong magiging ano, resulta, no? Nakakarepa. Ayan, yan, may gamot na siya, anti-leakage. Ayan. Ito yung filtration system niya. May 3 chambers siya, no? Isang mechanical chamber at 2 biological chamber, no? So pagdating niya sa 3rd chamber, malinis na siya. Itatapon niya na ulit pabalik yung water sa loob, no? So sa ngayon, hintayin lang muna natin, no? Sa susunod na video, i-explain ko sa inyo kapag naka-install na yung ano niya, yung PVC pipe. Yung pinaka magde-drain siya diyan, no? Diyan papasok yung tubig. Yan, yan. Papunta siya sa mechanical chamber. Yung pinaka first chamber niya, yan. 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 Yan pinaka first chamber niya, mechanical chamber. Yan. Tapos mamaya or pagka nalalagyan ng butas dito, 2 para pumunta sa second chamber, yung tawagin naman na biological chamber. Doon naman talaga malilinis na 'yung karepa. Fish, yan naman ay chlorine, no? Pinoflooringan na siya. Tapos bukas sa day 2 pinaka ano, papalitadahan na. Sa ngayon hindi pa mapapalitadahan 'to dahil ang tawag dito. Hindi pa masyadong tuyo, no? So bukas ng umaga. Ayun, ayun. Papalitadahan na. Dali mag-iipon sana din mag-iipon yung tubig dahil doon papasok yung tubig. Papunta rin sa first chamber natin. Yung first chamber natin, nandun yung pinakabutas. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Papasok siya doon, papunta rin. Doon, papunta rin. Ayan. Para ma-filterize ulit yung water, no? Ma-treat yung water, magmagamot. From yung mga tae, may ipon, tapos pagka-ipon niya, ihigupin siya papunta roon, tapos pupunta sa first chamber, mechanical chamber, lalagyan natin ng ano yun, ng net. Doon maiipon yung dumi. No? Pero hindi siya papasok ulit dahil lalagyan natin siya ng mga butas-butas na ano, para hindi pumasok yung ilalagay nating net, para hindi siya magbara. No? Yung sa biological chamber naman, sa second chamber, doon na siya magpipilter, lalagyan natin siya ng net. Ay, yung parang pinaka brush tsaka yung labarak, kung may labarak tayong makikita, at uling, no, para ma-filterize siya, para mawala yung amoy at yung ano yan. Sa third chamber doon natin nilalagay yung submersible pump natin, para doon sa submersible pump natin na yon ma-cycle yung tubig, treated na siya, then papasok na ulit siya dito sa ano, sa loob ng pan, no? Yun ang mangyayari dyan. So, wish ko lang yung tubig ay mag-ipon siya doon, pero mukhang mababa ng konti rito, pero tingnan natin. Kasi ayun pa, medyo marami pa yung ano, pagkakasyahin. Para dito talaga yon yung pinakahalo na yon. Yan, pagkakasyahin pa. Yan na siya, mga karepa. Fish! Siya nga pala, mga Repo Fish. Ito yung first vlog natin ng pakikipagsapalaran natin sa isda. So, Repa, kaya nga Repa Pigs, Repa Fish, mga Repa. Yun. Tapos pagka may ibang venture naman tayo, edi basta Repa. Walang problema yan, mga karepa, mga Erups, mga Repa Pips. Okay, bali mga karepa, no, yung tubig pumunta na doon, no? So naipon na siya doon. Tapos na siya yung flooring. So yung tubig diyan na siya. Bali mapupunta diyan yung mga isda kapag nag-drain tayo, no? Bali bukas palitada. Then tapos na. Yung aking kwarto, katabi ko. So, ramdam ko sila.
Yan mga karepa, no? If you like this video, please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Bye. I love you. I love you.